Good morning. So, punto por punto. Ang pupuntuhan ko ngayon ay yung na sabak na Shabu ng Pidiya. Nasa 1.8 tons. So, dami nito. Ang dami itong pera at dami rin itong malalasing. Mawala sa isip, ano? So, saludo tayo sa Pidiya, ano? At nagawa nila ang trabaho nila. So, magandang pangitain yan. Pero, in my analysis, ano? Ito pag-uusap lang, hindi ibig sabihin kinokontra ko ang nagawa ng administrasyon, ano? Yung effect ang tinitingnan ko dito. Okay, may nasabat tayo. Di ba noong mga nakarang taon, sa panahon yata ni administration yung Kim Mendoza na marami nasabat na almost police ang involved. At ngayon malalaki na naman ang nakuha. So, sa nakita ko, ina-underestimate ang administration ng mga sindikato. Opinyon ko ito, ha? Kasi pag pinag-aaralan ko, ano, ina-underestimate ang administration Marcos. So, in that case, maganda yan. Kung ina-underestimate ang administrasyon Marcos, pero sana tulad nung nakahuli na PDIA, kayo ang kikilos without ordering from the higher, because that is already your mandate. Gawin nyo yung dapat gawin, hindi yung routine mission o routine na trabaho, kung hindi extra effort. So ito yung mga panawagan ko sa lahat ng mga nasa gobyerno nagpapatupad ng batas. Dahil ginawa yon, ang akala nila nag-relax ang gobyerno. Yun pala, mayroong isang PDIA agent na talagang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Saludo ako sa iyo. Yun ang mga hinahanap natin, mga leader ng ating ahensya ng gobyerno. Bili mo ang laki niyan, tapos hindi man lang sila kinabahan, hindi man lang paisi-isi sila. So meaning, ito, opinion ko na naman, baka i-misquoted nyo ako. Ha? Analysis ka ito eh. Bakit nangyayari ito? Siguro nga, yung nga, inaakala nila na kumumalambot ang ating Pangulo, ang mga galamay ng ating Pangulo ay hindi natutulog. Gumagawa ng kanilang super extra service. Biro, ang laki niyan. Kung kumakakalat sa Pilipinas yan, ang dami na naman sindikato. Bakit? Malaking pera eh. So marami naman anomalya. Marami na naman tatakpan ng pera. So palpalan ng pera ang bunganga para manahimik. Kaya nga si Pangulong Duterte, nahirapan rin siya. Dahil nabibilang ko lang ang kanyang mga galamay na talagang kumikilos sa kanilang primary responsibility. Although, yung panahon ni Pangulong Duterte, may kaba. From lowest to higher, may kaba sila. Dahil yun nga, kung hindi ka magbago, puputulan ka ng hininga.
tingnan nyo ang bansang mga may penalty na kamatayan. Takot na takot ang kanilang constituent gumawa ng violation. Eh, yung batas kasi natin eh, napapaglaruan. Ah, ang batas natin napapaglaruan sa tutulang. Alam natin yan. Hindi ko lang sinasabi ito sa administrasyon ni Marcos, sa administrasyon ni Duterte, pangkalahatan. Na, pangkalahatan ito sinasabi ko na pinaglalaruan ng ating batas. Bakit? Bakit napapaglaruan? Magmula sa tagapagtupat-tupat ng batas at ang nagdi-decision, yun yung problema. Ano? Yung nagdi-decision ng batas, anong papatupad ng batas, at yung mga ahensya na nag-implement ng batas para dalhin sa korte. Sila yung problema natin dito sa Pilipinas. Isa sila sa problema. Now, sino ba yun? Banggitin na lang natin. Ang pinag-uusapan natin dito ay authority to implement the law. Ano? So, in regards to criminality, police and judge, di ba? Police and judge. Meaning, kasi police silang taga-implement. Judge is to decide. So, nandyan yung problema. Yung police at judge. Pero hindi ko sinasabi almost, pero may problema. Di ba? May problema. Kaya pinaglalaruan ang ating batas. Dahil may problema nga. Problema dito sa police authority or MBI and korte, yung judge. Yan yung problema. Yung fiscal, medyo naglalaro lang yan kasi trabaho niya lang mag-file ng complaint. Consider the complaint. Yung attorney, ay huwag niyo sisihin niya. Huwag niyo sisihin ang abogado. Kasi tungkulin nila yun eh. Kahit ikaw ay kriminal na mismo, pag kinuha kang as their lawyer, wala ka magagawa. Kasi pag tumanggi ka, baka matanggalan ka pa ng license. Ano? Going back to implementation of criminal act. So yun ang problema natin. So yun dapat ang ayusin natin, yung police and the judge. Ang ibang judge na babayaran. Ang police, iilan lang ang hindi na babayaran. So yun ang problema ng batas natin. Kaya pinaglalaruan lang ang ating batas. Wala talagang concrete. Kaya nga sabi ko nga, mayroon tayong batas nito. For example, iwanan ko criminality. Magbibigay ako specific law. In regards to, anong batas yung sa PDEA? Okay, PDEA na tayo ha. For example yan, in all laws applied. Pero be specific in PDEA. In PDEA laws, ano? Doon sa PDEA to implement the anti-drug campaign, under the laws, kung anong mga laws yan, mayroong, okay, PDEA is the primary agency to implement that law. Pero, doon sa PDEA na yan, mayroon pa rin tumitingin sa PDEA. Sino ang tumitingin sa PDEA na kung talaga bang nagangampanan nila ang batas na pinalabas? Ano yun ibig sabihin? Hindi naman pwedeng ang ombudsman, kasi ang ombudsman nag-aantay lang ng may mag-complain. Paano kung walang nag-complain? So, may failure ang PDEA. Naabuso ang batas. Okay, sabihin natin NBI. NBI ang tututok.
Okay. Normally, ang NBI ay lahat yan ino-oversee sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ang NBI tumitingin. Ano? Mamaya, explain ko na naman sa NBI. Ano? Okay. So, yung PDEA, dapat tinututukan ito ng NBI. Para yung PDEA, hindi gagawa ng kabulastugan. Hindi gagawa ng mga maling aksyon. Kasi nga, sila na nga authority. Ha? Sila ang authority to implement the drugs. Sila ang authority. Sino pa magkikwisyon sa kanila? Eh kung sila ang involved. Diba? Although mayroon silang mga superior. Eh paano kung kota-kota system? So maaaring connected yung pinakahit ng PDEA or under the head of the PDEA, sabi natin, regional director, to implement that law. Eh yung regional director eh, hindi mapagkatiwalaan. So useless rin yung PDEA mission, di ba? So yun ang sinasabi ko na may batas na dapat, for example, di PDEA, may batas na talagang nag-o-oversee sa PDEA. Oy, sabi ng yung ahensya na nakatutok sa example na lang, NBI. Ha? Yung power na you make a law that NBI will directly oversee the PDEA. May branch ng NBI. Kasi marami siyang tatambawin ng NBI. Directly, that branch of under NBI will oversee the PDEA if they implemented properly the laws. Diba? Tama hindi. Kasi yan nga ang problema eh. Kaya nga sabi ko, pinaglalaroan ang batas natin. So, yun ang solusyon. Huwag yung gawa ng batas. Pagkatapos ng batas, for 3 months na implement, after that, wala na. Nakalimutan na. Lalabas na lang yan kung may nag-violate. After 10 years, may nag-violate. Nakilala, ay may batas pala ito. Ang dami na eh, yung Republic Act 7610 and child labor. Nung unang labas yan, talagang kumilos ang buong Pilipinas. Umaksyon. May mga chairman by province. After year, asa na yung batas? Wala na. Natulog na. Na-apply na lang yan kung may kumplenan. So yun ang ibig ko sabihin. Huwag na tayong gawa ng batas. Sobra na tayo ng batas. Sobra na tayo sa batas, sa totoo lang. Maraming batas pero wala nag-implement properly. Di ba? Tama ako o mali? Hmm? Ito yung sinasabi ko. Mamaya, Republic Act 7610. Ito lang muna sa PDEA. Yes, we have accomplishment. 1.8 tons, more or less. Ang kasunod niyan, wala na. O swertehan na lang. Okay. Yung blog na ito, April 18, tingnan natin kung ano ang kasunod nito, kung kailan na naman. Natuwa tayo kasi malaki. Iba nga nagkataon lang yon. Baka pag sumunod, wala na. Kasi ang tinitingnan kasi natin dito, yung PDEA, mayroong branch ng NBI to make a law that to oversee focus on PDEA. Oy, PDEA, yung mga bata mo dyan, medyo natutulog. Oy, PDEA, may namomonitor ako. Although, mayroong batas yan. Covered ng NBI law yan. Pero yung more specific, babantayan ang PDEA. Kasi kung PDEA alone, eh kung bulastog yung PDEA head,
the regional director head. Ay, wala rin nangyari. Trabaho ng trabaho na sa province. Pagdating doon, tawagan. Oops! Now, kung may naka-oversee, specifically in BI, another branch in BI to monitor the job of the PDA, di ba? Mas effective yun. Kasi ang dami natin yung batas, walang nagpapatupad eh. May batas pala yun kasi may violation. Mayroon nakatutok o nagkataon. Yun ang point ko doon. Okay. Ang dami nga sabi ko nga, ang dami ng batas natin na hindi talaga napapatupad. Okay. Republic Act 76-17 para more explanation ko. More explain. Yung Republic Act 76-10, inilabas yan noong maybe 1997 siguro, 1997. Because I recall, naging chairman ako sa Lawang Northern Samar to implement that law. Okay, meeting. Kasi bagong batas eh. Bagong meeting. Meeting sa mga province. Okay. Patupad. Abang kami kaagad. Oops, may violation ka. Yung anak mo, below 18, pinagtrabaho mo. Oops. Below 18, nagtatrabaho. And that is violation to the Republic Act 76, child labor. Now, ito ang question ngayon. Tama ba yung batas na yun? Below 18? Siguro maaaring tama. E paano kung mahirap yun? Yung pamilya, hindi siya kanya ma-apply yung batas? E kung i-apply mo, kawawa. Kawawa na nga yung batas. Kawawa na yung matanda, ang kayong mahirap, babawalin pong magtrabahoin. So may mali, di ba? May mali ang batas. Kasi nakita ko yun eh. In-implement namin kasi mainit-init pa yung batas na yan eh. Mainit-init pa ang batas. So in-implement namin, ang dami namin na-aresto ng mga magulang. Pero ang nangyari, humanitarian consideration, so naging useless yung batas na yan. Hindi na pag-aralan ang batas. Kasi baka ang gumawa ng batas ay ang iniisip, maganda itong batas gawin ko. Pero yung effect, hindi niya iniisip. Di ba? So, magkanong ginastos doon? Million of pesos sa research? Tapos ngayon, wala rin nangyari. Although, mayroon mga na-charge dyan sa Republic of 76. Pero hindi doon sa specific in details yung batas. Yung ibig ko sabihin, yung 18 years below, nagtatrabaho, pwede bang patigilin mo yun? Dahil wala ka pa sa tamang edad, huwag ka muna magtrabaho. Ano sa, nakalagay sa batas eh. Dapat, more specific that law. Hindi yung masyado lang sinaklaw mo yung responsibility ng magulang. Kaya mali yung batas na yan, Republic Act 76-10. Dapat tingnan. Pag binasa mo talaga, sinundan mo yung batas na yan, ang daming tatamaan. Almost 50% ang tatamaan ng batas na yan. Pero wala naman tinamaan. Di useless yung batas. Nakuha niyo ang ibig ko sabihin? Okay, another one. May recall na naman ako. Sa LTO. Sa LTO. May lumabas, may init-init na batas. Yung distraction on driver. Yung maglalagay ng mga anong kongkurantong sa harapan. Bawal. Kahit itong cellphone na ito, ilagay mo sa harapan mo. Nakadistract sa driver, bawal. Pati rosaryo nga eh. Yung nakasabi ito sa harapan, bawal.
Rosaryo na, naging controversial yun. Rosaryo yun, pinagtalunan. E paano kung Katolik ako, tapos babawalin mo? So may mali. Bakit? Yung rosaryo ba? Yung bulaklak ba nakabitin doon? Naka-isturbo ba sa driver? Yung bang nasa gilid? Na may mga ninalagay? Naka-distract ba sa driver? Napakaganda ng batas! Napakaganda ng batas. Talagang nung kainitan pa yung batas na yan, yung mga enforcer, gano'n, oops, saan yung mga violators? Oh! Di ba? Gano'n, gano'n. Pera na naman. Dinagdagan nyo ang corruption ng mga traffic enforcer. Nakaw! Ang gagaling natin gumawa ng batas para lang makagawa ng batas, masabi. Mainit-init ang batas. Implement. Ngayon, mayroon ko ba nakikita? Tinambakan ko na lahat mga papel ko sa harapan. Wala naman nanilita ngayon. Pero nung una, nako, delikado. Hulihin ka na, enforcer. Dati yung unang implement pa lang unang buwan, mga mata ng mga enforcer. Oh, wala. Nadagdaga mo tuloy ng pag-corrupt yung enforcer. So yun ang ibig sabihin. Makagawa lang ng batas. Kaya sabi ko, sobra-sobra ang batas. Kahit isang batas lang na is very specific lahat na hindi tatamaan yung katulad nitong yung distraction sa driver, yung Republic of Child Labor. Ang daming tinamaan pero hindi naman na-implement. E di napaglaro lang yung batas, baliwala. Diba? Maraming batas na hindi napapatupad kasi walang ahensya ng gobyerno na tumututok sa kapwa niya ahensya. For example, NBI and police. Maraming kapalpakan ng police. Although, ginagawa ng NBI, hinuhuli yung mga police na violators. Mayroon yun. Kapapulis, hinuhuli niya police. Mayroon yun. In general kasi yun eh, ang nabatas. Pero yung more specific na law, yun ay may dapat nakatutok. So balik tayo sa PIDEA. Balik tayo sa PIDEA. So, ang pangko kasi dyan, analysis ko, maluwag ang gobyerno, kaya nakakapasok ng ganun. Pero hindi ko in-underestimate yung pagka-kumbiska. Saludo tayo doon. Pero bakit nakakapasok? Yun yung tanong. Ramdam kasi ng mga sindikato, walang kaba. Ano walang kaba? Kaya ginawa niya yun. E dahil sobrang niya walang kaba, nagkumpiyansa, huli siya. So ganun pala taktika. Yung malambot ka para marami tayong mahuli. Parang ganun eh. Parang ganun ang logic nun eh. Diba? So, pero, in regards to drugs pa rin. Tanungin nyo, mag-ikot-ikot kayo sa mga barabarangay, sa mga kalye-kalye yung mga puno. Kung kabado ba yung mga drug addict, mga poster, kung kabado sila. May kaba, pero hindi tulad parang Duterte. Ha? Talaga may kaba. Ako hindi ako against dun sa namamatay. Kasi wiran ni ganda eh. E paano kung kamag-anak mo? Adi informan ako, kamag-anak ko. Oy, naka-schedule ka na. Manahimik ka na. Eh, hindi nakinig. What I mean, hindi nakinig. Namatay. Ay, hindi ko naman. Hindi na ako masisi dyan. Kasi pinagsabihan na eh. Kung sa akin din yan, kami mismo magtalong mismo. Ngayon, dahil nakaya ko, dahil mataas siya, at least nagawa ko para sa kanya. Kung namatay siya, hindi rin ako natutulong. Ginawa ko, pero wala eh. So, yan ang solusyon talaga. Diba? Saan kayo mag-ikot ka? Yung mga anak natin babae, may kaba tayo.
kasi walang kaba ang mga sindikato ngayon. Okay. Mayroon na naman akong analysis. Pero ito ay kagagalit ng mga kapwa ko Marcos. Kapwa ko Marcos, ha? Kagagalit sa akin. Dahil yung boses, yung salita na Pangulong Marcos para sa akin, hindi nakasabik-sabik na marinig ang kanya mga mensahe. At hindi na katakot-takot ang kanyang salita. Dahil sa mga nangyayari. Dahil sa ginawa ni First Lady sa kanya. Ha? Yung, dahil nga sa ginawa ni First Lady, sinira niya yung asawa niya. Kaya nga sabi ko, magpalit sila ng pangulo. Yung First Lady ang magpangulo, siya yung taong nito, taong bahay. Pero problema, hindi naman siya halal. Hindi dapat First Lady manahimik ka dyan. Although ikaw abogado, ikaw yung mag-advise sa asawa mo, hindi yung ikaw nagpapakita na ikaw masiga sa asawa mo. Mali yun. Sa actuation mo pa lang, nakikita sa public eh. Kaya nga tawag sa ini ni Marlica, bundak. Oh. I'm sorry, kinukuha ko lang yun ni Marlica. Although, nasasaktan ako pag binibira ang ating Pangulo. Pero wala akong magagawa kasi talaga totoo yung sinasabi nila. So ngayon, nakikita natin, umarangkada ng administrasyon ng Marcos. Sana patuloy yan. Patuloy kang manindigan na makita ka talaga, dapat kang katakutan. Sa boses mo pa lang, dapat katakutan. Bilang isang leader, dapat kang katakutan. Di na tulad sa ama mo. Ang ama mo, sabik ang Pilipino na marinig ang kanyang boses. Takot ang mga tao sa pang, sa ama mo, yung pangulo, yung ay yung ama na pangulo. So yun lang ha, ang impaka. Sabik ang tao na magsalita ang Pangulo sa harap ng publiko. At kung magsalita ang Pangulo, senior, talagang kagalang-galang at pinapaniwalaan. Now, in your time, Pangulong Junior, dapat sana makita mo lang sa action and words mo nakatakutan ka. Pero anyway, sana yan ang simula. Naharapin mo ang katotohanan. Huwag mong i-ignore ang mga sinasabi ng iyong taga-subaybay. Huwag mong sabihin na kahit ako'y inaalipusta, kahit ako'y inapak-apakan, hindi ka barangay captain, mahal na Pangulong Marcos. Ikaw ay pinaka head of the state. Ikaw yung pinaka mataas sa bansang Pilipinas. Ang lahat pwede mong gawin, but in accordance to law. Kaya mo yan. So, mahal na Pangulo, inaasahan ko po ang iyong mga aksyon, ang iyong tapang na ipakita mo na mali ang mga pag-iisip ng iba. Ipakita mo na kaya mong pamunuan ang ating bansa. Yun ang kahilingan ko. Kung magagawa mo, mahal na Pangulo, lagi ako sa likod na magtatanggol sa iyo. Pero kung hindi mo nagagawa, ako rin ang number one mong taga-batikos.
sa iyong mga ginagawa. Dahil ako diehard Marcos. Pero kahit ako diehard Marcos, kung hindi mo ginagampanan ang iyong tungkulin na iyong mga pangako, ako ang number one mong kaaway sa social media. Dahil ang mahal ko ang ating bansang Pilipinas. So yun ang kahilingan ko, mahal na Pangulo. Ipakita mo na ang tapang mo, ang leadership mo, pamunuan ang ating bansa. Para hindi na ako magdadaldal laban sa iyong administrasyon. Yung sinasabi mong bababa ang presyo, may idea na ako dyan kasi napag-aralan na namin yan ng iyong grupo. Pero bakit hanggang ngayon wala pa yun? Kaya ang daming lip and write na bati ko sa iyo. At lumalabas pa na ang first lady ang hinihintay na mag-decision. Yun ang masaklap. Yan ang hindi ko kaya tanggapin. Kasi sa totoo lang, mahal na Pangulo, galit na galit ako sa taong, sa asawa na Andres Disaya. Pag nakita ko yan na ang lalaki Andres Disaya, galit ako dyan. Wala sariling panindigan. Wala sariling panindigan. Galit ako sa Pangulo ng ganun. O hindi, what I mean, sa lalaki na kayang diktahan ng babae. Sa totoo lang, ako, Andres ako. Pero sa loob lang ng bahay. Sa lahat aking gawain, hindi pwede akong diktahan. Hindi ako pinindiktahan. Kasi pagkatao ko na yan, ang aapakan na walang kwintang lalaki yan, walang panindigan. Kasi magkaiba ang function ng mag-asawa sa loob ng bahay, parehas lang ang authority ninyo. Pero nga, base sa Bible, lalaki pa rin ang nasusunod based on Bible. Tingnan nyo sa Quran. Kung nagkamali ako, ito yung pagkaintindi ko na ang babae ay alipin ng lalaki. Sa Quran. Kung mali ako, pakikorek lang. Pero yun ang pagkaalam ko. So ganun sana na huwag tayong magpapadikta sa iyong obligasyon sa harap ng publiko, sa publiko. Magpadikta ka lang pag sa loob ng tahanan in regards to your family. Family mo lang ang magpadikta ka, pwede. Kaya mo kung gusto ng asawa mo para walang gulo, pambigyan mo siya. Pero pag sa mission mo, sa trabaho mo, makialam. Diyan ang magkakaproblema ang isang organization o ang ating bansa. So much for that sa mga followers ko, sa mga subscriber, sa mga viewers. Salamat sa pagsubaybay ninyo. Kaya nga sabi ko nga, makabayan and informative channel. Ito ang aking layunin sa ibabaw ng lipunan. Salamat.